lo Gim. Papalitan natin ng fuel pump kasi namamatay daw, wala ba sa atin. Actually, dalawang beses ito bumalik, kaya lang hindi natin maduplicate yung concern. Tindrive na natin ng kung saan ayaw mamatay sa atin. So, sabi ko sa customer, since hindi natin maduplicate, gusto mapalitan natin yung fuel pump, pero hindi to guarantee na mapifix yung concern. Sabi niya okay lang daw. Ganoon naman talaga, pagka ayaw talagang magpakita sa yung hindi mo mahuli, let the customer decide kung ano yung gusto nilang gawin. Para at least aware sila, di ba? Could be na pumapalitan na yung fuel pump considering original pa to, or may other problems. But I think based on our experience na rin, mapalyat talaga tong mga ganitong components, ano, biglaan, di ba? Kasi maganda yung takbo ng makina, walang ibang issue. So ayan lang, ano, pagka nagdi-deal kayo ng mga concern na hindi nyo ma-duplicate or ma-replicate, let the customer decide, you know, give them your best na scenario or yung most probably na pwedeng mangyari or pwedeng cause, and then let them decide kung anong gustong gawin. In that sense, hindi ka responsible. Okay? It is actually common sa mga sa ganitong field. Kasi hindi naman 100% nandiyan yung problema, especially it is very intermittent. Diba? So, yun lang mga sir, no? Palitan ko yung fuel pump at filter para hopefully, this is the cause of the stalling yung namamatay. Based doon sa symptoms niya naman, parang talagang ito yung problema. Kasi biglang namamatay daw, katataas yung RPM, tapos biglang bagsak. So most likely nauubusan ng gasolina, ano. So ayan, salitan ko na, ibababa ko na to. Yeah, palitan natin.
grabe, linis ng tanke na. Tapos transfer natin tong sensor. Transfer natin, ito transfer natin sa bago. Problema pagka hindi original, oh. May kasama ngang gasket, masyado namang maliit, hindi rin pwede. Nope, kailangan din ng tamang gasket. Kaya mga boss, no, we ended up getting the original gasket. So original yung gasket niyan, aftermarket yung pump. Tsaka na-torque na rin natin to, 66 foot-pound, tapos yan o, nag-line up din siya dun sa mark natin kanina. So ready to go na to. Ayan mga boss, nakabit na natin yung bago, ano, yung tanke nakabit na. Ayan. Problema, diba din-drain natin yung fuel. So wala na dapat tong laman, konting-konti na lang. So pag-start ko nino, mandar and everything. Okay, so syempre may problema, di ba? Okay, dito na natin. Hindi ko napaanda rin kasi inugot-ugot ko yung mga wire. Nag-diagnose pa tayo, dinagnose natin yung bagong pump na nilagay natin. Anak ng pating. Ang nakita natin, boss, ay so ito. Yun yung circuit ng fuel level. Tingnan natin ang resistance. Ayan, natusok na yung dalawa. Oh, wait lang. Dito tayo sa fog sa ohms. Ayan, naloko na. OL, open. Nakatusok tayo dyan, man. Oh. Open shampoo ta. Kaya puno na puno yung gauge natin. So, yung bagong fuel pump, may open circuit sa loob ng yung level sensor or level sensing circuit niya is open internally, kaya full tank tayo. Tapos punta tayo dito sa luma. Ito yung luma, walang problema yung sensing ano nito, circuit. So check lang natin. Same pin. Tusok ko dito. So ayan. Ayan, mga boss, resistance niya. Tapos pagka i-move kayo yung float, ito. I-move natin all the way full. Dapat ganyan lang yung resistance niya, 161 ohms. All the way full yan. Pagka empty, 15 ohms lang. So pagka mataas yung resistance, full yung sa instrument cluster natin. Pagka mababa yung resistance, empty. So since this yung bago ay OL, ibig sabihin may open sa loob, kaya full yung nakikita na instrument cluster. Ito guys yung problema pag aftermarket or paminsan-minsan, kahit original, may defective talaga sa mga parts. So this one, we're gonna have to drop the tank again and redo everything. So ito yung
Ito yung fuel pump na ginamit natin. Aftermarket to eh. So ang napapala ng mga ganito. Hindi mga boss, joke lang yun. May mga times talaga na may problema yung parts na ininstall mo. So, kung mga ganun pangyari, you're gonna have to redo the thing again. It sucks, but ganyan talaga yung buhay natin dito. Ano? It's not always gonna be perfect. So, be prepared for that. Yung mga baguhan, do not expect na lahat ay magiging like smooth lang. There's gonna be times where talagang mapu-frustrate ka, like this one. It's 1998 model, so I'm really trying not to like work on it like as much as possible because rusted na eh. Tsaka I know yung parts is mahirap, so but anyway, we're gonna have to redo the job. Hopefully yung bagong fuel pump na ibibigay nila sa atin is okay na. I'm gonna check everything before I install it. The problem with that kasi is you don't expect na sira, di ba? So you don't really check. You don't really expect na may problema yung bagong parts, di ba? But it happens sometimes. But you know, it is what it is. Just still keep your heads up. The customer is not gonna pay for the second job or for the second time we're gonna drop the tank. Alright, we're gonna do it as a shop, you know. So it is what it is.